Afternoon, mga friends! Ang topic ko natin sa ngayon ay about sa mga children natin, no? Na sa maliit pa lang, i-training na natin, no? Kay para paglaki nila, maging mabuting tao sila, no? Kaya, umpisahan natin. How to install a good self-image in children, no? Ang mga children sense of self-image is primary form when we are a child, the almost concern in the mind as a Christian parent, counselor, teacher of trees is how to we help install a good self-image in those who come in contact with especially children, no? Magod image sila kaysa maliit pa lang. Mabuti na ang naturuan na natin na exact na behavior nila, no? Yan. Well, usually, formed by the age of 5 years old. Yan, umpisa dyan sa 5 years old, no? Give your child sense of self-worth the following for guidance, no? He need to emphasize inner qualification, no? Rather than achievement. We need to face on strength and not expectation, no? Or in everything, we need to accept our children's differences. We need to convey to our children that we love them unconditionally. No? Children should learn what they live, no? If a child lives with a criticism, ano yan? Ang ibig sabihin niya sa Tagalog, no? Kung ang bata ay mabuhay sa kritisismo, matuto siyang lumaban. Kung ang bata ay mabuhay sa puot, matuto siyang lumaban. Sa maliit pa lang, lalaban na siya sa atin. Di na nag-respeto sa mga parents, mother, father. Kaya ang mangyari. Kung ang bata ay nabuhay sa habag, natuto siyang maawa sa sarili niya. Na? Yan. Kaya mapapabagot natin siya, no? Ang mga ganyan, tatasyon sa kanila, huwag natin sa mga bata. Kung ang bata ay mabuhay sa pamlilibak o matuto siya, mahiya, no? Mahiya na siya. Oh? Kaya ginabuli siya na chismis siya, no? Na ganyan siya, na matuto na siyang mahiya. Yan ang mga malaki na patulad ng mga sa atin na mayain. Kaya nang maliit pa na ganyan na ang tratasyon sa kanila, kaya naapektuhan ang paglaki nila, no? Ang mga bata na buhay sa maiingit, no? Yan. Kung sa kayaan at tulad siya sa pagkasala, no? Yan ang ating pero i-ano natin ito sa English.
para maano ninyo, no? If a child, para matandaan ninyo, no? Or if a child sense of if a child, no? Emphasize, narito ang ating kwan, if a child, live here, read the calls, he learns to be shy, no? If a child lives with jealousy, he learns what envy is. No? If the child lives with shame, he learns to feel guilty. If the child lives with encouragement, he learns to be confident. If a child lives tolerance, he learns to be patient. Now, if the child lives with a praise, he learns to be appreciating. If a child lives with acceptance, he learns to love. If the child lives with approval, he learns to like himself. If a child lives with recognition, he learns to like himself. If a child lives with recognition, he learns that it is good to have a goal, no? Ayan ang konsang bata, no? If a child lives with sharing, he learns generosity. If a child lives honesty and fairness, he learns what truth and justice are. If a child lives with insecurity, he learns to have faith in himself and those about himself. Now, if a child lives with friendliness, he learned that the world is a nice place in which he to live. No? If you live with serenity, your child will with place of among peace of mind. No? Yan ang maano nila sa If a child lives with criticism, he learns to condemn. If a child lives with hostility, he learns to fight. If a child lives with fear, he learns to be apprehensive. If a child lives with pity, he learns to feel sorry for himself. Yeah? Yan ang mga bata, kaya maliit pa lang sila. Ano na natin ang treat natin na sa kanila, no? Na para hindi sila magkaganito paglaki nila. Na not expect perfection, everything, no? We need to accept our children's differences, no? We need to convey to our children that we love them unconditionally. Kaya yan ang ating mga sa ating mga anak. Kaya mahal sila ni Lord Jesus, na? Kaya ang mabuting gawin natin mga parents, disiplinahin na sila. Ang sa ating lecture sa ngayon, na daw medyo masama ang resulta sa kanila, baguhin natin. No? Kung good, okay. Sige. Pero sa mga hindi maganda, okay, kailangan iba natin ang treat sa kanila. Hindi, sige na ganyan, kaya maka-apekto pag laki nila, no? And ang mga siya ay mga person na maski tingnan mo lang, nagyoko na kay naiya, no? Yan, sa maliit
it dito may ganito nga kung siya'y ka ang maging siya'y ka kung sa pagliit ang tatat ang trato sa iyo ganyan a result maging siya'y ka kaya yan mga friend kailangan natin ang disiplin ang mga kwan sa mga ating mga anak no ang mga gin lecture natin dito analyzehin nyo kung di saan dito ang hindi pwede sa mga anak ninyo magmula sa 5 years old pataas no para maglaki sila ng okay very good ang performance nila kay hindi sila nakasalamuha sa ganitong mga tatasyon sa kanila na no? Okay kung ganyan ya, ang result hindi maganda paglaki nila no na sila napiktuhan yan ang mga taong ang paglaki walang respeto sa mga taong ibang tao o sa mga parents o mga old na yan kaya maliit pa lang sila trato sa kanila ganyan na kung anong trato sa kanila sang maliit pa sila ganyan ang maging behavior nila hasta paglaki nila kaya mga friend atin obligasyon ang pagpabago sa mga anak natin no ganyan kung maging basta gulero sila paglaki tayo ang may diferensya dyan sa ating pagtrato nang maliit pa sila na nasaktan mo na sila kung may kasalanan kuhaan mo ng stick at ano mo sa kanila iti ganyan din ang gawin nila pag laki nila nang maliit ako ganito ha kaya ngayon ako babawi ako naman maging basagulero kaya mga friend ang topic natin para ni sa mga child natin na maging good behavior paglaki kaya naanuhan nyo na kung ano ang mga dapat natin baguhin sa kanila dyan sa ating lecture kayo nang bahala kung ano ang mabuti dyan no kay para magood sila ng mga gentleman sila paglaki nila no kay hindi sila naka-entra dito sa ating nang kwan no sa mga kung ano ang tatasyon natin sa kanila mang maliit pa sila ay ganyan sila ang epekto sa kanila kailangan aduhin natin sila nang hindi tatuhin ng ganyan kay kung a child live with a criticism then to condemn no? Kaya kailangan ang pagtrato ng husto ng isaktong behavior ang i-ano natin sa 5 years old pa lang sila umpisa pataas na yan ang ating gawin nga 1 minutes na baguhin na sila pag 5 pa lang no? Baguhin na mahalin na sila at ang mga bata dalhin sa kung saan na may maraming tao para hindi sila mahiya. Okay? Kung sa bahay lang sila, paglabas nila, nahiya sila. Kaya hindi nila alam na maraming tao pala dito. Ote, yan ang ating gawin, obligasyon ng mga parents. No? Kaya mga friend, kayo nang bahala sa mga anak natin. No?
kay para mag paglaki nila eh nang ano kayo proud na ang mga anak nyo eh very good, no? So, kay pag 5 pa lang nila, mabuti na ang ginawa natin sa kanila, no? Ang mga sanaliksyon natin dito, yan ang ating eliminate. Example, if a child live with jealousy, learn what envy is. Yan. Ang example natin, no? If the child live with shame or learn to feel guilty. Yan ang ating obligasyon na baguhin natin ang mga bata. Natin ang pagkuhan sa ilang kay ang umpisa nitong mga ang umpisa nito ay 5 years old. Pataas na tayo. Baguhin natin ang behavior nila, no? Para kuhan na sila, ready na sila paglaki nila, no? Sa magandang asal o magandang behavior paglaki nila, maging proud ka sa kanila kay magaling sila, no? Hindi sila mayain, matulungin sila, good behavior sila, pero tayo ang nagpaganyan ng behavior nila. Tayo ang tumulong, no? Na maging good ang behavior nila, no? Hindi basta guliro, hindi maliit na hindi magustuhan, suntok na agad. Kaya huwag natin pabayaan maging ganyan anak natin. Huwag natin konsentihin kung ang ginagawa nila hindi maganda, na anuhin natin, disiplinahin natin. Kay kung pabayaan natin, konsentihin natin, ano ang maging paglaki niya? Parents, hindi masama raw, ote. Tayo ang may diferensya, hindi sila. Kaya tayo ang makauna, example sa kanila ng magandang asal, no? Na gandang behavior. Pero kung maliit pa lang, galit na ng kuna sa maliit na kasalanan nila, kuna traka ng kuan mo, ang mouth mo, hala na ka kuan, galit na galit, uwan mo no, kung masamang kuan ang sabi sa kanila, yan ang makasama. Kaya ang gawin natin, nang gabihan ng salita ipa-ano sa kanila na hindi pwede yan, masama yan, huwag lang galitan, anuhan mo ng leksyon, na ganyan, kaya mga friend, kailang ba ang leksyon natin? Okay lang, ngayon na ang ganyan na lang ang mga ang tagaan natin, importansya ang mga kabataan na lang. Tayong malaki, marunong na tayo kung ano ang mabuti at masama. Kaya ang kailangan natin ay bigyan atensyon ang mga anak natin na maliit pa. Kaya mga friend, kayo nang bala, maintindihan nyo ng lecture ta. Kaya, thank you very much, Allah.